Guys, andito kami sa Consue 13 Martires, Cavite. Dahil may panibagong project kami dito na gagawin. Bale, ang project namin dito ay dalawang screen door at lahat ng window, guys, ay lalagyan namin ng screen. At lalagyan din ng steel grills. So, dalawang screen door to na analog. Isa sa main door tsaka isa sa back door. Sa back door, guys, bale sa loob na kabit yung screen door, gawa ng palabas yung pinto nila. So, lahat ng window ay lalagyan namin ng screen. So, mga 7 window to, baba, taas at kasama yung mga maliliit na bintana. Ito yung mga screen window na ilalagay natin. So ito, guys, ay 798 series na hard mesh ang gamit namin. So bali, apat kami na nagkakabit dito para mabilis yung trabaho at para matapos agad. So itong mga bintana naman, guys, ay sinasalpak lang naman to at inaalay ng konti. Kaya madali lang naman to ikabit. At talagang sa screen door lang tsaka sa closet cabinet lang tayo nahirapan. Kakabit din pala tayo, guys, ng closet cabinet dito. So medyo maliit lang naman siya at pinalagay ni client to sa mismong corner ng bintana. So sayang din naman kasi yung space sa gilid, kaya pinalagyan niya ng closet cabinet. So, ginamit natin yan, guys, ay ACP cladding at ACP frame. At syempre, swing door na pinakapinto niya. So, dito sa mga subdivision, guys, ay wala talagang screen yung mga bintana nila. At nakita ko yung pinaka-window nila ay 798 series yung profile. Kaya, ang ginamit ko dito, guys, ay YS221 na 798 at hard mesh na rin yung pinaka-screen. At para matibay talaga, guys, at hindi talaga basta-basta mabubutas. Sa screen door nila, guys, ay analog color at semi-full screen yung pinaka-screen niya. So nagpalagay nga si client, guys, na medyo takip yung baba para pasok pa rin yung hangin, in the same time yung alikabok ay hindi basta-basta papasok sa ilalim. So ang ginamit ko dyan, guys, ay YP200 at sa frame niya, guys, ay Alco frame at hard mesh na rin yung pinaka-screen niya. So sa mga project natin, guys, na screen ay ginagamit talaga namin ay hard mesh na para talagang tatagal yung pinaka-screen niya. Although medyo may kamahalan siya, pero sa quality, guys, ay magtatagal siya. So yun, guys, bali tapos na namin ikabit lahat ng mga screen at screen door. At tapos na rin yung built-in closet cabinet. Bali yung steel grills, guys, ay schedule natin ulit. Kasi medyo marami itong bintana, guys, kaya hindi kaya isaba yung installation ng grills. So lahat ng bintana, guys, baba taas ay nalagay na natin ng screen. So sa mga gusto mong paggawa, guys, ng ganitong screen ng bintana, check nyo muna, guys, o send nyo sa akin yung picture ng window nyo para makita natin kung anong series yung aluminum window nyo at masuggest ko kung anong screen window ang ilalagay dyan. So marami kasing klaseng series, guys, na aluminum profile, kaya kailangan muna makita yung actual ng frame kung anong profile to. So dito sa client natin, guys, ay 798 series yung profile niya, kaya 798 series din ang ilalagay natin na screen. So sa mga gusto mong paggawa, guys, ng ganitong project, PM nyo lang ako o comment na kayo sa comment section sa baba. At kung malapit lang kayo sa ating location, guys, agad ko yung pupuntahan para ma-estimate yan. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel para mabigyan ko kayong malaking discount sa ipapagawa yung project. So yun lang, guys, at maraming salamat. Ingat!